Hello mga ka-corners, welcome back to my channel and for our podcast na episode. It's been a long time no na hindi tayo nakapag-podcast kasi ang daming ganap sa buhay. At ngayon ako pa rin naman mag-isa ang magpo-podcast. Sana next time naman meron na akong guest para naman meron akong makapag-diskusyunan dito sa ating podcast. And ang ating topic for today's podcast or episode ay dapat ba suportahan ng anak ang kanyang mga magulang? Nako, ang dami talagang mga diskusyon sa ganyan ngayon, lalo na doon sa recent na mga chika no doon sa nangyari sa pamilya nila Carlos Yulo, kung kailangan ba talaga. Diyan nagsimula yung topic na yan eh, kung kailangan ba talagang suportahan ng mga anak ang mga magulang, or kailangan ba talagang gawing investment ng mga magulang ang anak. So doon na lang tayo sa una, kasi ito yung as anak eh. Ito yung point of view natin as anak, kung kailangan ba talaga nating suportahan ang mga magulang no. So, isa sa mga word dito is suporta. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng suporta? Ano ba ang konteksto ng suporta ng relasyon ng magulang at anak? Ito ba ay purely financial, emotional, or physical? Kasi 'di ba, wala namang sinabi doon na dapat ba suportahan financial ng anak ang kanyang mga magulang. So it's a general question no, na dapat ba suportahan ng anak ang kanyang mga magulang. So pwede nating ilagay ito into financial, emotional ba, or physical? Mauna muna tayo sa financial. So, kailangan ba na suportahan ng mga anak? Depende yan sa scenario. Depende yan sa nangyayari sa pamilya nyo. Kung ikaw ba ay may kakayahan na suportahan yung inyong mga magulang, lalo na kung sila ay senior citizen na at wala naman sila talagang savings. Kasi, di ba, yung mga parents natin, especially yung mga kung anak ka, kung pinanganak ka, rather, pinanganak ka ng mga 90s or 80s, usually yung mga parents natin ay not yet financially educated, no? Hindi nila alam yung paano talaga mag-save. Hindi nila alam kung ano yung mga sa insurance, hindi nila alam kung paano yung future. Basta ang alam nila, yun ang tinuro sa kanila ng mga magulang nila before, kaya itinuturo din nila sa anak nila nung time na yun. Kaya tayo ng mga 90s or 80s na mga anak, yun naman ang kinokorek natin ngayon. Kasi we are more financially educated and we are now more financially knowledgeable when it comes to on how to set our financial goals, not only sa ating mga anak or sa inyong mga anak, wala pa akong anak, at also para sa sarili natin. So, kung financial yan, syempre, kung kailangan talaga na supportahan yung mga magulang because wala silang pambili pang araw-araw, then you have to. Pero there should be a limit, no? Kailangan mo ring i-inform yung parents mo kung ano yung mga kasalukuyang expenses mo sa pansarili. Kasi baka kasi hindi alam ng parents mo kung ano yung mga expenses mo. For them, akala nila okay lang. Diba? Kasi we have to accept it. May mga parents talagang gano'n na they thought that since you are helping, it's okay. Pero kailangan mo rin sabihin din sa kanila na, mapa, ito lang yung kaya ko ngayon. So, kailangan mag-save tayo sa ating mga finances kasi meron pa akong gastos sa ganito, meron pa akong gastos sa ganyan. Diba? So, ako naman, on my end naman, ang ginawa ko, dumaan din ako sa ganyan before, nung bago pa ako nagtatrabaho, years ago. Ang ginawa ko was, nung nagkaroon na ako ng chance na makapag-loan sa SSS, first loan ko yon sa SSS, salary loan.
that was around 12 or 15,000. So since ang mother ko ay gusto niyang magkaroon ng maliit na tindahan kasi nga gusto rin niyang somehow gusto niya mabisi, somehow din ayaw din niya nang umasa lang sa akin. At the same time din naman, ako as anak, ayoko din naman na yung nag-aantay lang yung parents ko ng 15:30 kada sahod, nagbibigay ako, wala silang ginagawa. Although, gusto ko naman yung ginagawa ko din, na suportahan sila, gusto ko rin. You know, hindi naman ako ino-oblige ng aking parents, but parang, you know, as an eldest child among four siblings, yun yung nafe-feel ko na kawawa naman yung parents ko. May ganun talaga, dumadaan talaga tayo sa part na yun na kawawa naman yung parents ko, wala nang income, mag-aantay lang sila. So, kumbaga iniisip mo din, kasi nasa ano sila, nasa province sila, ako sa Manila nag-work. So, iniisip ko rin kung ano yung pang-araw-araw nila na kinakain, ano yung pang-araw-araw nila na gastos. So, when I had a chance to open to request for a salary loan sa SSS, that was my first time ever. So lahat yon ng SS ko na loan, binigay ko agad sa kanya. Kasi sabi niya magtayo ng small na tindahan, so doon kinuha yung pangtayo ng tindahan. And then that was 2007 or 8. So, up until now, may tindahan pa rin. So, doon nila kinukuha yung pang-araw-araw nila. May mga gastos din naman, yung mga financial, may mga times na talaga, kailangan talagang supportahan sila when it comes to their mga expenses na emergency or mga hindi inaasahang mga gastos naman when it comes to their food na kailangan talaga kasi mahina yung kita sa tindahan, yung mga ganun. Pero hindi naman ako inoblige ng parents ko na dapat ako magbayad ng kuryente, ng ano. So I have other siblings naman who are also helping me to do that, no? Pero most of the time kami talaga ay nag-offer na kami ang magbigay or kami ang magbayad sa ganito, ganyan. Pero as much as possible, they want to pay their own bills like yung kuryente, tubig, sa cable, sa internet, mga ganun. Pero pag hindi na kaya, that's the only time that they will ask for assistance. Emotional, syempre, kailangan nyo rin ng bigyan, ng suporta yung parents nyo ng emotional because they don't know how to reach out to you, lalo na kung meron silang problem, diba? And they really wanted to ask or seek help, pero since they know that you are also paying something or spending something na importante rin because of your independent life, sometimes it pays din na kausapin natin yung parents natin. Baka kasi we thought that they're okay, pero hindi naman pala, no? So, meron din pala silang pinagdadaanan. And then physical, syempre, ito yun sa mga may mga parents na kailangan talaga na when it comes to mga sobrang eldest, sobrang elderly na talaga, sobrang kailangan na ng assistance. Bakit siya mahalaga, no? Na natin siyang itanong. Bakit? So sa mga naging example kanina, bakit siya mahalagang itanong sa kasalukuyan natin na generation? Kasi 'di ba, right now sa generation natin, we are now, like I said kanina, we are now more financially knowledgeable, financially educated. So meron pa rin ba? Hindi ko alam ha, kasi ako lang mag-isa ngayon, 'di ba? So sana makapag-react kayo diyan sa comment, no? Ako nangyayari pa rin ba yan ngayon sa ating kultura or sa ating generation, na sa generation natin, like yung for example yung mga 80s na parents or yung mga pinanganak noong 80s or late 70s tapos may mga anak na ngayon, do you have that context pa rin ba na sila dapat ang mag susupport sa inyo financially? We're talking about financial ngayon, no? So isa yan sa mga kailangan nating balikan when it comes to our culture, when it comes to the type of living that we are in, 'di ba? Kasi kaya nga gusto natin 'to pag-usapan kasi gusto nating maiba yung konteksto at pananaw ng mga magulang ngayon na sana hindi naman natin gawing investment yung mga anak. At yung mga anak naman, dapat meron ding limitation kung paano mag
kung paano tumulong sa mga parents. Depende sa pag-usapan niyo yun. Depende na sa inyong agreement yun, di ba? Kasi ang traditional na pananaw sa suporta ng anak is kasama doon yung cultural expectation eh. Yung bang tinitignan natin because of our culture, ito na kasi nakasanayan. Ito na kasi yung responsibilidad. Kumbaga, ito yung kultura na ang responsibilidad ng mga anak ay kailangan ganun yung tutulong natin. Halimbawa, kasama yan sa culture ng Asia, ng Europe at America, although different style, pero for sure may mga ganun na they are also supporting their families, not only emotional or physical but also financial. Hindi nga lang sobrang known or talamak unlike dito sa Philippines, but for sure sa iba't ibang countries it's also happening, no? And kasama din yan yung since we are a Catholic country, kasama na rin yan yung impluensya ng relihiyon, di ba? For me, kasama din yung relihiyon eh. Kasi sometimes if you are going to the church and then nakikinig ka ng preach ng pastor or ng pare, sasabihin na you have to honor your parents, ganyan. So, nami-misinterpret. Oh, i-honor mo raw kami, so dapat tulungan mo kami in all aspects, di ba? Dapat hindi ganun. Kasi meron din namang sariling buhay yung mga anak, no? Na kumbaga, yes, naghihirap tayo, pero kawawa naman yung anak na yes, may sahod siya or meron na siyang income, pero hindi niya matupad yung pangarap niya because kailangan niyang iahon yung family niya sa kahirapan. Diba? So, kumbaga, yung nakukuha niyang sweldo, instead na para sa kanya yon, para sa pag-improve niya sa sarili niya, sa pag-improve niya sa kanyang career, hindi niya nagagawa yun because kailangan pang tulungan yung parents. And also, not only for parents, no? Kailangan pang tulungan yung mga kapatid, lalo na kung marami sila. So, sasabihin, oh anak, sis, ikaw yung nakauna nakatapos, so ikaw na magpaaral sa mga sa bunsun mo or sa bunsun natin, sa ganito, sa kapatid mo, prove yung lifestyle. Ganun din, wala din nangyari. Mahirap pa rin because instead na umangat yung isa, mas lalo siyang nalugmo kasi siya yung nag-persige doon sa isang kapatid niya na mag-aral. Sa ako naman, sa scenario naman namin, is that ako talaga hindi ako inoblige na magpaaral sa kapatid ko ngayon sa bunso namin, pero ako yung nag-offer kasi alam ko kasi talaga sa situation ng parents ko ngayon hindi nila kaya. Matanda na rin sila eh, no? Senior na rin sila, hindi na rin nila kaya. So me as an eldest among four siblings, ako naman yung mas parang ako yung parang hindi ko alam, no, pero parang pag eldest ka kasi parang you always have the responsibility, no? Parang ikaw yung may responsibilidad. So on my part naman, tulong-tulong naman kami magkakapatid when it comes sa mga nagtatrabaho na tulong-tulong naman kami on some expenses, pero ako na yung nag-offer na ako na yung magpaaral dun sa bunso namin kasi sabi ko nga, while I am able, go ahead, ikaw last naman na siya eh. So kaysa naman sa hindi mo tulungan and then one day no, you will realize na sana tinulungan ko yung bunso namin or yung kapatid ko while I'm able to pay for his tuition, 'di ba? So for as long as kaya, go ahead. Pero kung hindi kaya, inform and advise your parents na or advise your family member na for now hindi pa kaya kasi ito pa yung mga expenses natin, mga finances natin. So for sure naman at the end of the day, family pa rin naman kayo, magkakaintindihan pa rin naman kayo, 'di ba? Kailangan lang ng communication, 'di ba? Pero again, iba-ibang pananaw 'yan, iba-ibang sitwasyon 'yan sa pamilya natin. Okay? And then, syempre,
pag anak ka kasi, syempre gusto mo na may syempre gusto natin na ano, 'di ba? Gusto natin na maging independent. So kung maging independent na 'yung anak, nababago 'yung pananaw nila, 'yung paano nila i-survive 'yung sarili nila. 'Di ba? So paano nagbabago ang pananaw ng mga anak sa kanilang responsibilidad? Dependent 'yung mga anak, doon na nila na-realize na mahirap mabuhay. 'Di ba? Kasi before 'yung mga anak or tayo, ako before when I was still young, nung nag-aaral pa lang ako, akala ko pag may trabaho ka na, may pera ka na agad. 'Di ba? Kasi you never experience working eh. You never experience kung ano yung hardship ng pag-earn ng money. Hindi lang pala 'yon. So, as an anak, doon mo na realize na ay magkaiba pala yung akala ko kaysa sa realidad, 'di ba? And also, syempre generation gap. Magkakaiba ang henerasyon sa pananaw ng parents natin before at sa pananaw natin ngayon as we are now working for ourselves, working for our family, working for our partner, working for our children. Iba-iba ang magiging context natin sa buhay, especially now that we are earning. And also, syempre, kailangan may financial stability. Kasi sa ngayon, sa modern na panahon, di ba, lahat na-add to cart. Lahat na add to cart, Shopee, Lazada. Yun nga eh, na sa sobrang modern, imbis na meron pa tayong spare para sa sarili natin, kapag may mga emergency na moment na kailangan natin ng pera, hindi natin yun mahanapan because yun nga, because we are supporting financially our family or our parents or our siblings who don't have work, since sa atin sila umaasa or sa kung sino man ang may trabaho, doon sila umaasa. Kapag may mga emergency, ang finances mas nakukuhaan kasi walang emergency fund, 'di ba? Kasi imbis na doon sa natatrabaho, emergency pang emergency niya 'yon, hindi niya nagagamit kasi nagagamit sa ibang aspeto. So kapag may mga pang emergency na bagay, wala nang kukuhaan kasi ubos lahat. Lalo na kung may sariling pamilya na yung anak. May mga times, syempre, based sa aking narinig-rinig, char, na based sa aking mga nalalaman, na meron pa rin talagang pamilya na kapag may sariling anak, sariling pamilya na yung anak, inoobliga pa rin talaga yung mga anak na magbigay, no? So, ganun talaga, depende naman sa sitwasyon. So, kailangan talagang pag-usapan. I know it's parang madali lang siyang sabihin, pero syempre mahirap din naman gawin yun, di ba? Ano ba ang pros and cons ng pagsuporta ng anak sa mga magulang? So, mga benefit naman ito, syempre, may mga benefit ito na pagpapalakas ng relasyon sa mga magulang at sa anak kasi nagtatighten ito sa pagpapakita o sa yung family ties natin kasi we Filipinos, meron tayong strong family ties eh. Yun nga lang, kailangan may limitation nga. 'Di ba? Limitahan natin, sabihin natin sa parents natin, sabihin natin sa family natin that ito lang yung kaya ko. Huwag nating isagad kasi meron din akong sariling expenses on my own. Pero syempre, based lang diyan sa pagpapakita natin ng pagtulong sa parents financially, pinapakita mo na you are being thankful to your parents, no? Na you are helping them. Sana naman din yung mga parents naman are also grateful, will also be grateful kasi they're being helped by their children. Huwag nating abusuhin yung mga ating mga anak din na sila na lang lahat ang gagastos kasi may mga sariling mga pangarap din yung mga yan, no? Yun nga lang, may mga consequence lang doon. Syempre, ang posibleng negatibong epekto naman ito kung ang anak ay sobrang
ang responsibilidad sa pagsuporta, yun nga. So kung walang limit, sobra-sobra, hindi mo masasabi sa parents mo or sa mga sa family mo na ito lang yung kaya ko. So akala natin we're being abused or talaga na-abuse talaga, hindi naman nila alam din kung paano sila mag-limit. Pero mayroon din talaga sigurong pamilya din na talagang sasabihin na, anong limit-limit? Anong ano? Kailangan mo bayaran kung ano yung mga nagastos namin before nung bata ka pa, ganyan-ganyan-ganyan, diba? So, nakaka-apekto din yun sa health, sa personal life, and then sa pananaw, sa emosyon ng isang tao, ng isang anak na tumutulong kasi para nagiging ano na siya eh, no? Nagiging bangko na siya ng mga ng pamilya niya, no? So sana yung mga ganyan mawala na siya, no? Sa kultura natin. Sa ibang bansa kaya, I don't know ah, pero question lang while I'm talking right now. Sa ibang bansa kaya, may batas ba na nag-uobliga sa anak na suportahan ng kanilang magulang? Or may kaparusahan ba ito na dapat may limitation lang? Or may limitation ba? May mga ganun ba? Ewan ko lang, baka meron. Please inform me kung may batas ba sa ibang bansa na nag-uobliga sa anak na suportahan ng kanilang mga magulang? Or paano kaya tinitignan ang moral na obligasyon ng anak sa kanilang magulang? Kasi like I said, hindi naman puro financial to eh. Meron ding emotional, may physical, diba? So, ano kaya ang tamang balance sa pagitan ng pagtulong at pagsasarili ng anak ng kanyang mga expenses kung financial ang pinag-uusapan? Yun nga, kung sa akin naman, kung ako yung sasabi, kung ako yung tatanungin dyan, kailangan sabihin mo sa parents mo of what you are experiencing right now. So, pag manghingi yung parents mo, oy nak, baka meron ka dyan pang ano kasi pangkain lang namin or pang ano namin. Syempre, ikaw na anak, hindi mo naman matitiis yung parents mo, no? Basta meron lang. You have to be open na mawala talagang ganyan-ganyan. Pero syempre, yun nga, pag may parents naman na hindi, kailangan magbigay, kailangan maghanap, kawawa naman yung anak na ganun. So, kailangan natin ng balanse. Kailangan maging maunawain tayo sa mga ganyang aspeto. Kasi kung yung anak yung naghahanap buhay at kung walang-wala talaga siya, for sure naman yung anak natin or anak ninyo or mga kapatid ninyo ay hindi naman kayo matitiis. Pero kailangan natin siyang intindihin. Diba? Lalo na kung siya ang breadwinner. So ayun, yun lang naman na ma-share ko para sa podcast na to. Sana may meron nga akong guest para mas mahaba-haba pa ang diskusyon, no? So para sa anak naman, siguro mga advice ko lang is alam ko nakaligayahan natin, no? Kaligayahan natin na tumulong sa parents natin, lalo na sa parents natin. Kaligayahan natin na makita sila na masaya, kaligayahan natin na nakakita sila na nakakain nila yung mga hindi nila nakakain before nung kayo pa'y naghihirap. Ano kasi yan, achievement yan eh, 'di ba? Small or big achievement, we have to celebrate that, no? Kailangan i-celebrate yan. Kaya na, uy, hindi na tayo once a day lang na kumakain. Thrice a day, minsan may snack pa, di ba? So, ako, as an anak, masaya ako na nakikita ko yung parents ko na nasisharean ko ng aking blessings. Meron silang tindahan. So, masaya ako na yung 15,000 na yon na niloan ko before, nakikita ko pa rin hanggang ngayon. It's not perfect. Yes, may mga times na nauubos yung ano sa tindahan because of some expenses. Pero kung meron namang extra, binibigyan ko naman sila kasi mahirap ang buhay ngayon. Pero at least, you know, yung type of that kind of parents are hindi inoobliga yung anak na every single day dapat magbigay or, di ba, yung may mga ganon. So, sa mga parents din naman, planuhin nyo kung ano yung tama lang bang pagbigay para kasi
may sariling future din yung mga anak ninyo eh, di ba? Kasi kung sila lang talaga ang breadwinner at sila yung baka kung sila na yung mapagod, sila ang since sila ang nagbibigay ng lahat, baka mapagod sila, baka hindi na sila makapag survive, baka isipin nila ano ba to, nabuhay niya lang ba ako ng pagiging breadwinner, wala na bang katapusan tong pagsusupport, paano naman yung sarili ko, kasi may mga ganun talaga eh. Ako din naman sometimes, kahit na I enjoyed or, you know, I enjoyed watching my family, nasi-share ko yung blessings sa kanila, sometimes din naman nag-iisip, nakakapagpaisip din naman ako na, ako na lang ba lagi? Diba? May mga ganun moment, diba? Pero, tao lang, nakakapag-isip tayo ng ganun. Kaya, sa parents, you also need to limit, diba? You also need to limit. Kung kaya pang humanap ng mapagkakakitaan para tumulong din sa anak ninyo na nagiging breadwinner, go ahead and do it. Para while your child is looking for money or working for you, ikaw din, meron din kayong nakukuhang extra. At hindi lang nakaupo lang dyan, tapos, di ba? Kumakain, tapos naninita pa, naiinis pa pag konti lang nabibigay, yung mga ganun. So we also need to work, no? Hindi, kung kaya pa rin naman. So sana sa next na aking podcast ay meron na akong guest. Sino kaya ang ating guest next time? So hopefully meron na talaga para mas mahaba ang ating discussion. Alright, so if you want to see more of my podcast, that notification bell and subscribe para naman kayo ay laging updated only here on Drew's Corner. See you on the road!